Magandang buhay sa ating lahat. Muli ay narito ako sa inyong harapan ngayon upang ibahagi naman ang history ng criminal investigation dito sa ating bansa. Pero bago tayo bumalik sa nakaraan, atin munang alamin kung ano nga ba ang criminal investigation. Criminal investigation is a logical process of collection and analysis of facts about person, things, and places related to a crime. Ito daw ay isang proseso na pinag-aaralan at pinag-iisipan. Pinaplano mula simula hanggang dulo upang malaman kung ano ang kahihinatnan ng isang kaso. Pero bago natin i-define ng mas malalim pa ang criminal investigation, atin munang alamin kung paano nga ba nagsimula ang criminal investigation dito sa Pilipinas. Noong October 3, 1901, the Criminal Investigation and Detection Group ay mas kilala pa sa tawag na Criminal Investigation Service, na ngayon ay inatasang mag-imbestiga at humawak ng mga major crimes, yung mga krimeng na malalaki at may hirap lutasin. Then after that, the Philippine Constabulary Information Section naman ay inatasan upang mag-imbestiga ng mga krimen na committed against to the security of the state. Then, in 1920, the Information Division was integrated by the United States of Army Forces in the Far East. Kasama yung mga detectives nila na nakipag-participate naman ngayon sa Battle of Bataan. After the Battle of Bataan, marami pa din sa kanila yung pursahang pinag-participate sa Bataan Death March naman. Then immediately after the war, the Military Police Command was activated para naman ngayon makreate ang Criminal Investigation Branch ng G2 na inatasa naman din ngayon na mag-imbestiga ng mga krimen upang ma-maintain ang peace and order dito sa ating bansa. Then in 1953, the Philippine Constabulary was integrated to the Armed Forces of the Philippines, na ngayon nakakreate naman ng Police Affairs Division. Then the Police Affairs Division made a criminal laboratory. Yung criminal laboratory na yun ay ginawa ng Police Affairs Division para suportahan naman ngayon yung mga units ng constabulary na may kinalaman sa scientific criminology. Then on January 19, 1953, the general headquarters, yung general headquarters naman ay nag-issue ng order number 14 upang ma-recognize ang Philippine Constabulary bilang dalawang components. Ang una ay ang General Staff Unit na tinawag nilang Intelligence Division or the C2. Ang ikalawa ay ang Operating Special Staff Unit na tinawag na Criminal Investigation Service. Then, noong October 28, 1955 naman, Police Intelligence Branch was created by the Criminal Investigation Service. Then, the Criminal Investigation Service adapted the Criminal Investigation Office bilang bago nitong pangalan noong October 5, 1960. Ngunit itong pangalan nila na Criminal Investigation Office ay hindi nagtagal. Dahil makalipas lamang ng 2 buwan, ay binalik ito dun sa old name nila, which is the Criminal Investigation Service. Tapos nung ipinroklama na ang martial law noong 1972, ito yung nag-lead sa Criminal Investigation Service upang ma-enhance yung reputation nila dahil sa mga successful nilang nagagawa. Dahil sa successful nilang nagawa yung mga task na binigay sa kanila. Then, weeks after the February of 1986, a modified organizational structure was implemented. Ngayon, ginawa yung organizational structure na yon upang ma-intensify yung police operation para mas mapatibay or mas matatag ang criminal investigation ng ating bansa laban sa mga
organized syndicate at dun sa mga wanted person. Ngayon, makalipas ng isang dekada, tinawag ang pinalta na ng Criminal Investigation Service Command, ang Criminal Investigation Service. Then, later modified in 1999, to further assert the group is not only confined to the investigation of consummated crimes, but likewise has the capability to detect and abort criminal act. So, doon daw, noong 1999, hindi na lang daw pag-iimbestiga ang nagagawa ng Criminal Investigation Service Command, which is ngayon nadedetect na rin nila at naa-abort na nila yung mga bago pa lang na crimes na magagawa. Yung mga krimen pa lang nagagawin, naa-abort na nila at nadedetect na nila, napipigilan na nila. Then 1999 pinalitan ang Criminal Investigation Service ng Criminal Investigation and Detection Group, na ngayon naman ay na mas kilala pa rin hanggang ngayon. Sana sa maikli kong video ay may natutunan kayo. Yun ang pinagmulan ng Criminal Investigation ng Pilipinas. From the Criminal Investigation Service hanggang sa Criminal Investigation and Detection Group. That's all. Thank you.